Magandang umaga nga po sa inyo mga kapwa Pilipino. Napunta nga po kayo dito sa video na to upang alamin ang sitwasyon ng ABS-CBN Network. So ngayon po ay ating bibigyan ng pansin at linaw ang pagbabalik ng prangkisa ng ABS-CBN Network. So ayun nga po, maraming tao nga po ang nadismaya, umiyak at nasaktan sa kadahilan ng pagkawala ng ABS-CBN on air. Maraming naapektuhan, lalong-lalo na sa mga fans ng ABS-CBN at tinatawag na kapamilya, at maging sa mga workers ng ABS-CBN. Ugong-ugo nga po itong mga balita kung ano na ang mangyayari at saan na mapupunta ang mga batikang aktres ng ABS-CBN. At ngayon po, meron tayong nakuhang impormasyon na posibleng pagbabalik ng prangkisa ng ABS-CBN sa TV at maging sa mga radyo. Dahil nga po sa sinabi ng ating mahal na Pangulo na si President Duterte. Base nga po sa post ng ABS-CBN News na utusan aniya ni Pangulong Rodrigo Duterte si Palace Spokesperson Harry Roque na pasasalamatan ang ABS-CBN sa tulong ng kumpanya sa banta ng COVID-19 o coronavirus. Ito nga po ang pahayag ng presidential spokesperson. President Rodrigo Duterte said that anyone who has helped the people in this time of crisis, I will be grateful to. That's why if he could, he probably would have done something for the ABS-CBN franchise. Ito na nga ba ang senyas na nalalapit na pagbabalik ng ABS-CBN franchise? Ang tanong, magbabalik nga ba? Kailan kaya magbabalik ang ABS-CBN? Meron nga pong dalawang paraan upang makabalik ang ABS-CBN network. Halina't ating alamin. At base naman sa aking nakuhang impormasyon, ay posible nga pong magbabalik ang ABS-CBN sa TV at radio sa pamamagitan ng pag-aayos ng kanilang franchise renewal. At sa kadahilanan nga po at concern ng ating Pangulo na maraming mga workers ng ABS-CBN ang nawalan ng hanap buhay. At malaki din ang nawalang pera dahil isa nga po ang ABS-CBN na may malaking tax sa Pilipinas. Pero kailangan nilang mabayaran ang kanilang malaking utang sa Pilipinas. Sa kabilang dako naman ay makakabalik sila kung gagawa sila ng ibang network at upang mag-sign ulit na kontrata upang makapagbalik sila sa TV at radio. Ngunit kailangan pa nilang bayaran talaga ang kanilang utang sa Pilipinas kasi talagang kailangan ng gobyerno ng pundo upang matustusan ang problema na kinakaharap ng ating mahal na bansa. So kung ikaw ay tatanungin, papayag ka bang bumalik ang ABS-CBN Network? I-comment mo lang po ang suggestion at karagdagang impormasyon sa comment box sa baba. At kung nagustuhan mo ang aking video, ay huwag kalimutang mag-like, comment, share and subscribe. I-hit mo na rin ang notification bell upang ma-update ka sa aking susunod na video. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat. God bless us all.